Alas 8 pa lang ng gabi ay nasa silid niya na ang dalagang si Risa. Kailangan niya na kasing magpahinga ng maaga dahil sa kinabukasan ay maagi siyang aalis upang magbakasyon sa kanyang lola na nakatira sa probinsya ng Quezon. Inilagay niya sa katamtamang laki ng maleta ang kanyang mga damit na dadalhin na ilang araw niya nang naihanda. Isiniksik niya na rin ang mga pasalubong niya sa kanyang lola na mga disusi na corned beef. Sa tuwing makakausap niya kasi ang kanyang lola, ay ang disusi na karne norte ang bilin sa kanya na dalhin kapag nagbakasyon siya sa probinsya nito. Palibhasa imported ang produktong iyon, kaya naman nagustuhan talaga ng kanyang lola Ising ang kalidad. Matapos maihanda ang lahat ng mga dadalhin, ay nahiga na siya sa kanyang malambot na kama at iniisip ang kanyang magiging biyahe sa kinabukasan. Siguradong mapapagod siya dahil mag-isa lang siyang babiyahe. Hindi siya pwedeng basta matulog sa biyahe dahil baka masalisihan siya ng mga kawatan na nagsasamantala sa mga pampasaherong bus. Iyon din kasi ang bilin sa kanya ng kanyang lola na pag-ingatan. May mga pagkakataon na raw kasi ito na may nasaksihang pasaherong umiiyak. Dahil nakatulog sa biyahe at pagkagising ay wala na ang bagahe na nakalagay lang din naman sa katabing upuan. Kaya iyon ang inaalala ngayon ni Riza. Nag-iisang anak si Risa ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay abala sa pagtatrabaho sa isang opisina bilang sekretarya. Samantala ang kanyang ama naman ay magdadalawang taon na sa abroad na matyagang nag-iipon para kapag natapos na ang kontrata nito ay agad nang makauwi at magtatayo na lang ng negosyo sa Pilipinas para hindi na ito malayo pa sa kanyang pamilya. Wala namang naging problema kay Risa na magbakasyon mag-isa. Lalo at excited siyang makita ang kanyang abuela. Mas malapit kasi siya rito kaysa sa kanyang ina. Palagi rin kasing wala sa kanilang bahay ang kanyang ina. Aalis ng bahay ng maaga at kung umuwi ay gabi na. Kaya halos hindi na sila magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap o magkwentuhan ng mga maliliit na bagay. Hindi niya rin naman ito masisisi dahil para din naman sa kanyang pag-aaral kaya nagtatrabaho ng mabuti ang kanyang mga magulang. Kahit pa uuwi siya ng mag-isa sa probinsya ay ayos lang din naman dahil ang sabi ng kanyang ina ay susunod naman ito pagsapit ng Christmas vacation hanggang sa pagdating ng New Year. Kinabukasan nga ay maaga na siyang umalis ng bahay. Nagtaksi na lang siya papuntang terminal para hindi na siya kailangan ihatid pa ng kanyang ina. Sa buong oras ng kanyang pagbabiyahe ay nanatili siyang gising upang masigurong hindi siya lalagpas at walang mawawala sa kanyang mga bagahe. Pagkarating sa terminal ay ang kanyang lola Ising ang sumalubong sa kanya. Kaya naman, tuwang-tuwa siya noong makita ito at mahigpit na niyakap. Mula sa sentro ay kailangan pa nilang sumakay ng tricycle para makarating sa Barangay Milagrosa, kung saan naroon ang kanilang lumang bahay. May kalakihan ang bahay ng kanyang lola na yari naman sa simento at hiyero. Pero dahil sa katagalan ay kababakasan na rin ng pagkaluma. Maliit pa raw kasi ang nanay ni Risa noong ipatayo ang nasabing tahanan. Hindi naman magawang lumipat ni Lola Ising sa bahay nila Risa sa Maynila dahil ayaw ng kanyang abuela na malayo sa bahay na iyon dahil sa sentimental value. Ipinundar kasi nila iyon ng kanyang yumaong asawa na si Lolo Banoy. Kaya naman, magpasa hanggang sa kasalukuyan, ay sa tahanan na iyon pa rin nakatira ang matanda. Pagkababa nila ng tricycle, ay sandaling hinarap ni Lola Ising si Risa para pagbilinan. Sabi nito, "Apo, alam ko naman na hindi kita magagawang pigilan kung gusto mong mamasyal.
Pero alalahanin mo na ikaw ay maituturing pa rin na isang dayo sa lugar na ito. Dahil bihira ka lang naman makapunta rito sa isang taon. Kaya huwag ka munang basta-bastang lumayo ha. At baka mabati ka o mausog. O di kaya makursuradahan ang mga elemento na gumagala sa lugar namin ngayon. Opo, Lola, alam ko po yun. Pero pwede naman po ako siguro magpunta kina pinsan, no? Abay, oo naman. Pwede ka magtungo roon. Tiyak, matutuwa sila kapag nakita ka. Madalas nga nilang itanong kung kailan ka raw darating. Basta, huwag ka na lang muna pupunta sa ibang lugar. Marami ngayon rito ang nagkalat na malalakas raw ang usog. Kapag ganoon pa naman ay nakakamatay. At may mga taong nawawala rin dito. Sige po, Lola. Sagot pa ni Risa sa kanyang lola. At nauna nang pumasok ng bahay ang kanyang abuela. Habang si Risa naman ay inilibot ang kanyang tingin sa malawak na bakura ng kanyang lola at sinasariwa ang masasayang alaala niya noong medyo bata pa siya at nagbabakasyon sila roon na buong pamilya. Habang nasa ganoong eksena siya ay napansin niyang may isang napakagandang babae sa tapat ng kanilang bahay. Bali naroon din iyon sa bakura ng kabila. Para itong anghel sa ganda at tila hindi Pilipino dahil ang buhok nito ay mahaba na medyo makulot na kulay ginto. Nahinto ang pagtitigya sa nasabing babae noong marinig ang tawag ng kanyang lola. Apo! Umasok ka na rito nang makapagpahinga ka na! Magsisimula na rin ako maghimay ng mga gulay na lulutuin ko para sa tanghalian. Opo, Lola! Sagot niya pa rito. At noong muling balikan ang tingin ang babae ay wala na ito sa kinakatayuan sa tapat. Medyo ipinagtaka niya iyon pero ipinagkibit balikat niya na lang din. Agad na siyang umakyat sa silid na kanyang tutuluyan. Kinatanghalian ay masayang nagsalo sa tanghalian ang maglola. Sinabawang gulay at inihaw na isda ang kanilang ulam. Tapos may bukayo naman para sa panghimagas. Matapos makakain ay nagkwentuhan lang sila ng kanyang lola. Hanggang sa sumapit ang alas 5 ng hapon. Doon na nagpaalam si Risa na pupunta muna sa bahay ng kanyang tiya para dalawin ang pinsang si Rowena. Ilang bloke lang din naman ang layo ng tahanan ng pinsan mula sa tahanan ng kanyang lola. Sabik siyang dalawin ang pinsan upang kumustahin ito. Noong nakaraang taon lang din kasi nang huli siyang magbakasyon sa probinsya, ay marami silang naging masasayang bonding ng kanyang pinsan. Katulad niya, ay nag-iisang anak lang din ang pinsan niyang si Rowena. Ngunit hindi kagaya niya, wala itong ama. Paano'y anak ito sa pagkadalaga ng kanyang tiya Lucia. Gayunpaman ay wala namang makikitang pagsisisi sa kanyang tiyahin nang iwanan siya ng lalaking nakabuntis rito. Kailan lang din kasi nang mabalitaan niyang hindi rin naman pala responsableng lalaki ang lalaking iyon at binubugbog pa ang babaeng nakatuluyan nito. Kaya masasabing isa pang blessing in disguise ang pag-iwan nito sa kanya. Umalis na nga siya sa bahay ng kanyang lola upang magpunta sa bahay ng kanyang tiyahin at pinsan. Habang naglalakad ay muli niyang nakita ang magandang babaeng kanyang nakita noong umaga. Pero naroon naman ito sa ibang bakuran. Nakangiti na nakatitig sa kanya at kinakawayan siya na tila inaaya siyang lumapit. Pero dahil sa hindi niya naman ito kilala, ay nginitian niya lang at nilampasan. Medyo nakakaramdam siya ng kaunting pagtataka. Dahil sa araw na iyon, dalawang beses niya nang nakikita ang babae at tinatawag pa siya. Pagkarating niya sa tahanan ng pinsan ay napansin niyang wala pa rin ibinagbago ang bahay nito. Malinis ang paligid at napakaraming bulaklak. Mahilig kasi ang kanyang tiyahing si Lucia sa mga halaman. Kaya naman, halos buong bakuran nito ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Na kung nagkataong nasa syudad
ay alam niyang mabibenta iyon kaagad sa mataas na halaga. Naabutan niya ang pinsang si Rowena sa may sala at abalang nagsusuklay ng buho. Gulat at pananabik ang nakita niyang nasa mukha nito nang mapagtantong siya ang nasa harapan ng bahay. Insan! Sigaw nito sa kanya at agad siyang sinalubong bago pumasok ng gate. Kaagad silang nagyakapan at nagbatian. Habang nagkakasiyahan, natatarantang tinawag naman ni Rowena ang kanyang ina. Kagaya niya, gulat na gulat din si Lucia nang makita ang kanyang pamangkin. Kumusta ka na po, Tia? Ayos naman, Risa. Sinong kasama mong magbakasyon? Narito ba si ate? Umiling si Risa at ipinaliwanag na hindi sumabay sa kanya ang ina. Pero susunod rin naman sa New Year o bago sumapit ang araw na iyon. Tatango-tango ang kanyang tiyahin, kaya naman napasadahan niya ng tingin ang suot na damit ng mga ito. Teka, Tia, bakit kayo nakaitim pareho ng suot? Sasayaw ba kayo? Biro niya pa na hindi naman pinatulan ng mag-ina. Sa halip, nagkatinginan ang mga ito na para pang lihim na nagkakasundo kung ipagsasabi ba nila ang kanilang rason o wag na lang. Ah, Risa, aalis muna kasi kami. Kailangan naming dumalaw kinamang Duming. Pupuntahan namin ang burol ng apo niya. Nagulat naman sa narinig si Risa at naitanong niya kung bakit. Sinabi ni Rowena na patay na ang apo ni Mang Duming. Mahabang kwento, pero to make the story short, ang sabi raw ng albularyo na kinuha ito ng isang engkantada. Kinilabutan si Risa sa narinig. Naalala niya ang kapitbahay nilang si Benji. Kaedad na lang ang binata na di umano ay kinuha rin daw ng mga engkanto. Umiling si Risa at sinabi kay Rowena na nakakatakot pala talaga ang mga engkanto. Nagagawa kasi nila ang kanilang gusto. Palibhasa hindi sila nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Sinang-ayuna naman siya ng kanyang tiya Lucia at ayon pa rito, talagang delikado ang mga engkanto lalo na sa kanilang probinsya. Simula raw noong mamatay ang pinakamatandang mananambal sa kanila na si Aling Karing, nagsimula na raw ang pamimihag ng mga engkanto ng kahit sinong naisin nilang tao na bihagin. Ni ang mabanggit nga ang tungkol sa mga ito ay ipinagbabawal ng mga matatanda. Sa paniniwalang, matalas ang pandinig ng mga nasabing nila lang at nalalaman kaagad kung sila ba ang pinag-uusapan ng mga taong naroon sa kanilang baryo. Tumango-tango na lamang si Risa. Ipiniabot na lang kina Rowena at Tia Lucia ang kanyang pakikiramay. Saka sinabing baka pwede siyang sumama. Nanlaki ang mga mata ng kanyang Tia Lucia bago sumagot. Naku, Iha! Gustuhin ko mang isama ka, pero hindi pwede. Masyadong delikado. Isa pa, maggagabi na oh. Matalas rin daw ang pakiramdam ng mga engkanto, lalo na sa mga taong dayo. Kaya huwag na huwag kang lalabas nang hindi mo kasama si nanay o kahit sino sa amin ni Rowena nang alanganing oras. Umuwi ka na muna, Iha, ha? Didiretso na lang kami sa bahay ni nanay pagkatapos naming makadalaw sa namatayan. Paliwanag pa ng tiyahin. Hindi na nakapiyok pa si Risa nang umalis ang kanyang tiyahin at pinsan. Pero hinila na rin siya ng pinsan papalabas ng bakuran para makauwi na rin siya sa bahay ng kanyang lola. Gayunpaman, napapaisip siya sa sinabi nito tungkol sa mga engkanto. Noong makalayo na sa kanya ang pinsan at tiyahin, ay saglit siyang huminto sa paglalakad. At imbis na humakbang papauwi ay naisip niyang sundan ang mag-ina. Malapit na sa pupuntahang bahay ang mag-ina, nang hindi sinasadyang mapalingon sila sa likuran. Nagulat sila nang makitang nakasunod sa kanila si Risa. Noong makalapit ito ay sinabi ni Tia Lucia, "Hindi ba't sinabi kong umuwi ka na lang muna? Susunod naman kami doon eh." "Tia, nandito na rin naman ako. Hindi isama niyo na ako."
Isa pa, maggagabi na oh, kung maglalakad pa ako ng mag-isa papauwi. Sabi nga ni Lola na baka mabati raw ako. Napailing-iling na lang si Tia Lucia at wala nang nagawa. Dahil ano pa nga ba ang magagawa niya? Mas lalo lang malalagay sa alanganin ang pamangkin kung papauwiin niya ito ng mag-isa, lalo at nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo sa bahay ni Namang Doming. Napag-alaman ni Risa na hindi naman pala kalayuan ang bahay ng mag-anak ng namatayan. Sa bungad pa lang ay napakarami ng taong nakaabang. May ilang nag-iiyakan at walang humpay na kalungkutan. Nakiramay si Risa sa namatayan at nakausap si Mang Doming na ikinikwento sa kanya ng tiyahin. Mabait na bata si Dante ko. Guwapo at matulungin din. Iyon siguro ang dahilan kung bakit kinuha siya ng mga engkanto. Luha ang paliwanag pa ng matanda. Napayuko siya at pinunasan ang kanyang luha. Halata sa mukha ng matanda ang labis na pangungulila sa paggawala ng kanyang apo. Walang nagawa si Risa kundi ang makisimpatya. Ang binabalak niyang mabilisang pagdalaw sa bahay ng pinsan ay napatagal dahil sa pagsama niya sa mga ito sa pakikipaglamay. Pasado alas 8 na ng gabi nang sila ay magpaalam na uuwi na. Nagpasalamat naman ang matanda sa kanilang pakikiramay. Naunang lumabas ng bahay si Risa dahil naiwan pa ang mag-ina sa loob para saglit na magpaalam sa mga kakilala. Nang muling makita niya ang magandang babae na dalawang beses nang nagpapakita sa kanya sa araw na iyon, at sa pagkakataong iyon ay hindi na ito mag-isa, may kasamang isang binata. Pilit niyang iniisip kung sino ang binatang iyon, para kasing bago niya lang iyong nakita, hanggang sa maalala niya ang larawan ng binatang si Dante na nakapatong sa kabaong nito. Kahit kasi wala ang katawan, ay ginawan pa rin ang kabaong ng pamilya at doon inilagay ang mga lumang kagamitan habang nakapatong sa ibabaw ang larawan ng binata. Natulala siya at hindi makapaniwala sa nakikita. Kinakawayan din siya noong babae na pinapalapit, pero unti-unti niyang nare-realize na mukhang hindi pangkaraniwang tao ang babaeng kanyang nakikita. At baka nga iyon ang engkantong bumihag sa binatang si Dante. Hindi siya mapakali at parang gusto niyang sabihin sa pamilya ang kanyang nakita. Pero natatakot naman siya na baka hindi siya paniwalaan at makapagdulot pa siya ng dagdag na paghihinagpis ng pamilya. Natauhan na lang siya nang bigla siyang tapikin ni Rowena. Anong nangyayari sa iyo, Insan? Bakit ka nakatulala na parang may tinitignan dyan? Sabi niya naman, Wala. May naiisip lang ako. Tara na, uwi na tayo. Uwi ka pa ni Rowena noong makitang papalabas na rin ang bahay ang kanyang inang si Lucia. Habang naglalakad sa daan, ay nagtatalo pa rin ang isipan ni Risa kung dapat niya bang sabihin kinamang Doming ang kanyang nakita. Hanggang sa magdesisyon siyang sabihin nga. Bigla niyang hinarap si Rowena at sinabing, Wena, bukas ng umaga, sunduin mo ako ng maaga sa bahay. Samahan mo akong bumalik kinamang Dante. May sasabihin akong mahalaga sa kanila. Tungkol sa engkantong kumuha sa kanilang anak. Isa siyang babae. Nagpapakita rin siya sa akin. At kanina lang, nakita ko siya sa bahay nila Mang Doming. Kasama niya rin si Dante. Nanlaki ang mga mata ng mag-ina at kinilabutan sa kanilang narinig. Sabi naman ang kanyang tia Lucia, ano ka bang bata ka? Diba, sinabi na nga namin sa'yo na bawal banggitin ang mga ganoong bagay na tungkol sa mga engkanto, lalo na kapag gabi. Kapag nakita mo sila at tinawag ka, ibig sabihin, ikaw na ang susunod nilang kukunin. Halika na, bilisan na natin, bago pa may mangyaring hindi maganda. Wika pa ng kanyang tia Lucia at nagmadali na sa paglalakad habang hawak-hawak siya nito sa braso. Malayo pa sila kaunti sa bahay ay natatanaw na nila si Lola Ising
na humaba na yata ang liig sa kakatanaw sa malayo kung nasaan na si Risa at hindi na rin nga ito mapakali sa pag-aalala. Pagkalapit nila ay agad nagsalita ang matanda. Risa! Apo! Saan ba kayo nang galing? Kanina pa kita hinahanap! Nag-aalalang wika nito. Kaya naman, nagkatingin ang sina Tia Lucia at Rowena sa kasinabing, Nay, nagpilit kasi itong si Risa na sumama sa amin sa palamay ni Dante. Hindi ko nga pinayagan eh, pero nagulat na lang kami noong malapit na kami roon dahil naroon na rin siya sa likuran namin. Napamulagat ng kanyang mga mata si Lola Ising. Aniya, hindi dapat nagpunta si Risa sa lamay, lalo pa at kararating pa lang sa lugar at dayo pa siya. Hindi naman daw sa pag-iinarte, ngunit likas talaga na suki sa kung ano-anong kababalaghan si Risa. Kahit noong bata pa ito, madalas nga itong mabati noong bata pa kapag bumabakasyon sa probinsya dahil sa pagiging maganda at tisayin ng itsura nito. Kaya naman hanggat maaari ay ayaw niyang lumalabas ng bahay ang apo dahil madali itong makursunadahan, maging tao man o elemento. Napapahiya namang humingi ng dispensa si Risa at nangakong hindi na uulitin ang kanyang ginawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang magiging simula ng lagim na sadyang magbibigay sa kanila ng takot at pangamba. Lalo na, at kahit pinakaiiwasan ni Risa ang magkaroon ng hindi magandang karanasan patungkol sa mga engkanto, ay sadyang nanunudyo ang mga ito para maging parte ng kanyang pagbabakasyon. Pagkapasok sa bahay ay agad naghain ng pagkain si Lola Ising. Si Risa naman ay umakyat muna sa kwarto upang kunin ang pasalubong niya sa tiyahin at pinsan, pati na rin ang mga dilata na para kay Lola Ising. Matapos maghapunan ay nagsiuwi na ang mag-ina. Si Risa naman ay naligo muna bago pumasok sa kanyang silid upang matulog. Nasa kahimbingan ng pagtulog ang lahat nang biglang bumangon si Risa. Malalim ang kanyang tulog at naroon siya sa isang panaginip. Wala siyang kamalay-malay sa aktwal na ginagawa ng kanyang katawan. Lalo na at ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit. Samantalang ang kanyang diwa ay naglalakbay sa isang napakagandang mundo ng panaginip. Hindi niya alam na noong mga sandaling siya ay nasa panaginip, ay bumangon na pala ang kanyang katawan at walang anumang naglakad papalabas ng bahay at nagtungo sa kasukalan. Sa kanyang panaginip, naglalakad daw siya sa isang napakalawak na pastulan. Ngunit hindi mga damo ang naroon, kundi sari-saring bulaklak na may iba't ibang kulay. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad sa kabuuan ng pastuhan, hanggang sa may napansin siyang isang kakaibang paru-paro na humaling siya sa ganda at kulay nito. Kaya naman naisip niya itong sundan kung saan sana sila nakarating, hanggang sa kalaunan nakarating na sila sa isang napakalawak na lugar. Libang na libang siya sa kanyang nakikita. Nagtataasan ang mga kumikinang nagusali. May nakikita pa siyang magagarang sasakyan na sa totoo lang ay hindi niya kayang isipin kung paano nagkaroon ng ganoon sa lugar na iyon. Gayong sa pagkakaalam niya ay wala namang ganong itsura ng lugar doon sa probinsya ng kanyang abuela. Nasaan ako? Bakit pa biglang nagbago ang itsura ng lugar? Bulong niya pa sa sarili nang sa isang iglap, nagulat siya nang basta na lang magbago ng anyo ang paru-paro. Nagsabog ito ng nakasisilaw na liwanag hanggang sa tuluyan itong maging isang anyong tao. Naging kawangis pa ito ng magandang babae na nagpapakita sa kanya. Sino ka? Mulagat na wika pa ni Risa nang makita ang anyo ng napakagandang babae. May mahaba at ginintuan itong buho. Sa tansya niya, nasa 20 anyos lang ito mahigit. Maganda at balingkinitan ang katawan. May suot itong napakagandang bestida
naabot hanggang sakong na animoy damit ng isang prinsesa. Inaabot nito ang kanyang kamay. Halika na, Risa. Sumama ka na sa amin. Magugustuhan mo rito. Wika pa noon, tapos biglang lumitaw ang binatang si Dante sa likuran noong magandang dalaga. Teka, sino ka ba? Hindi kasi kita kilala eh. Baka pwedeng sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Wika niya pa rito. Ako si Alia. Napag-alaman kong dumalaw ka sa bahay ng asawa ko. Kaya naisip kong imbitahin ka na rin na manirahan kasama namin. Naisip ni Risa na mukhang ang binatang si Dante ang tinutukoy ng dalaga na asawa niya. Sa totoo lang ay nahihirapan si Risa na tanggihan ang alok ng babae. Para kasi siyang nahihipnotismo nito at walang kakayahang tumanggi. Sasama na sana siya nang marinig ang mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Doon niya naalala sina Lola Ising, ang kanyang ina, ang tiyahin at pinsan na mag-aalala kapag nawala siya. Umiling-iling siya sa magandang dalagang kaharap at inilibot ang tingin sa paligid habang hinahanap kung saan nanggagaling ang mga tunog na tumatawag sa kanyang pangalan. Bakas sa tinig ng mga tumatawag sa kanya, ang takot at pag-aalala. Risa! Apo! Gumising ka! Baka malunod ka na! Sigaw ng kung sino, kaya biglang napadilat ng mga mata niya si Risa. Gayon na lang ang takot niya noong magising at mapagtantong wala siya sa bahay ng kanyang lola. Naroon na siya sa may gitnang bahagi ng ilog. Natataranta siyang ikinampay ang kanyang mga kamay at paa para lumutang. Hindi siya marunong lumangoy, pero kung pipilitin niyang ikawag ng todo ang kanyang mga kamay, ay maaari pa siyang makabalik sa mababaw na parte. Dahil naaabot pa naman ang kanyang mga paa, ang mga bato at buhangin sa ilalim. Iyon nga lang, lampas na kaunti sa kanyang ilong ang tubig. Dahil sa patuloy na pagsigaw ng kanyang lola na ikampay niya ang kanyang mga paa at kamay, ay nagawa niyang makabalik sa mababaw. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang kanyang abuela at agad siyang niyakap nito. Sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lang siyang nahilo at tila mawawala na ng malay. Ang huli niyang nakita ay papalapit na rin sa kanya ang pinsan at si Tia Lucia bago siya tuluyang mawala ng malay. Noong muli siyang magising ay nasa hindi pamilyar na silid na siya. Gayunpaman, natatanaw niya ang pinaglalamayang bahay na katapat noong kanyang kinaroroonan. Nauulinigan pa niya ang pag-uusap nila Mang Doming, Lola Ising at Tia Lucia. Bumangon siya para tawagin ang atensyon ng mga ito. Ngunit natigilan siya nang makita ang pamilyar na mukha ng babaeng nakadungaw sa bintana. Risa, halika na. Sumama ka na sa amin. Gagawin kitang isang prinsesa. Sumama ka na sa aming kaharian. Hindi bumubuka ang bibig noong magandang babae, pero nakakapagtakang napapaabot nito ang mensahe sa isipan ni Risa. Kaya naman, biglang nagwala ang dalaga at pinagbabato ng kahit anong madampot na gamit iyong babae. Hindi ako sasama sa inyo! Lumayas ka na rito! Tigilan niyo na ako! Malakas na sigaw pa ni Risa. Kaya naman, nagulantang sina Lola Ising at kaagad siyang dinaluhan. Risa! Apo! Anong nangyayari sa iyo? Lola! Yung babae nagdala sa akin sa ilog! Narito siya ngayon! Gusto niya akong isama, Lola! Ayoko pong sumama sa babaeng engkantong iyon! Nanginginig na wika niya sabay yakap ng mahigpit sa kanyang lola. Naiiyak na din na hinaplos ni Lola Ising ang kanyang apo at pinapakalma. Saka naman lumapit si Mang Doming na may pag-aalala sa mukha. Kilala ko ang babaeng tinutukoy ni Risa, Ising. Siya ang babaeng kumuha sa apo kong si Dante. Bago nawala si Dante,
ay nasabi niya rin sa amin na may isang magandang babae na panay ang aya sa kanya na sumama. Mukhang balak niya ding kunin ang iyong apo para mas lalo pa silang dumami sa kanilang mundo. Pahayag pa ng matanda. Sumagot naman si Lola Ising. Hindi ako papayag na magtagumpay siya, Doming. Sapat na nakuha niya si Dante mo. Huwag na tayong pumayag na may makuha pa siyang muli sa lugar natin. Sabi naman ang matandang si Mang Doming. Kung ganon, kailangan natin siyang bigyan ng pangontra. Isang malakas na uri ng pangontra. Iuwi mo na ang iyong apo, Ising. May pupuntaan lang ako. At dadalhin ko na lang sa inyo kapag nagawa ko na. Tumango si Lola Ising at inalalayan na si Risa papauwi sa kanyang bahay. Nagtungo ang matandang si Mang Doming sa isang masukal na kakahuyan. Nanguha siya ng mga halamang ugat at dahon ng iba't ibang kahoy na kailangan niya para sa paggawa ng isang pangontra. Maliban sa pangontra sa mga elemento, ay pangontra din iyon sa mga aswang. Nagkataon lang na hinubad ng kanyang apo ang ginawa niyang pangontra para rito, kaya nasalisihan ito noong babaeng engkanto at nakuha ng tuluyan. Sana lang ay hindi mangyari sa dalagang si Risa ang nangyari sa kanyang apo, kaya niya ito tinutulungan. Noong makuha na lahat ng kailangan, ay iginawa niya na ang dalaga ng isang pangontrang pulseras at pangontra na nasa maliit na botelya na may lamang langis. Kinagabihan ay inihatid niya iyon sa bahay ni Lola Ising. Lubos naman ang pasasalamat ng matanda at sa pamamagitan noong mga pangontra ay magiging ligtas na ang kanyang apo. Sa gabing iyon ay binantayan ni Lola Ising ang silid ng kanyang apo habang ito ay tulog. Naroon din katabi na kasamang nagbabantay si Rowena na doon rin matutulog para samahan ang pinsan. Sa buong lumipas na gabi ay hindi nagparamdam ang engkantada kay Risa. Nakatulog siya ng mahimbing at hindi napasok ng engkantada ang kanyang panaginip. Kahit meron ng pangontrang matatawag ay hindi pa rin mapalagay si Lola Ising. Ayon rito, kilalang mapanlin lang ang mga engkanto at matyaga kung maghintay ng pagkakataon para makuha ang sinumang tao na kanilang nais dalhin sa kanilang mundo. Kaya kahit papalapit na ang Kapaskuhan, ay pinilit bumiyahi ng mag-inang si Lucia at Rowena patungong Maynila upang maihatid si Risa ng ligtas sa kanyang ina. Ikinuwento rin nila lahat ng mga nangyari at sinabing siguraduhin hindi ilalayo sa katawan ni Risa ang pangontrang ibinigay ni Mang Doming. Naging malaking aral kay Risa ang mga nangyaring iyon sa kanya sa lalawigan ng Quezon. Hindi na siya kailanman bumakasyon pa sa lugar ng kanyang Lola Ising. Sa halip, tuwing bago magpasko, ay pinapadalhan nila ng perang pangpamasahe ang tatlo na sina Lola Ising, Tia Lucia at Rowena. Para sila na lang ang lumuwas ng Maynila at makasama sila ni Risa mula sa Pasko hanggang sa magbagong taon. Wakas. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na Pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lassie Metcalfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal.
pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemarie de Brienne. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin, nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang Kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayo muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.